sa ating lahat. Kung saan man tayo ngayon sa sulok ng mundo, nasa abroad o nasa Pilipinas. Mapagpalang araw po sa ating lahat, ano, mga kababayan ko, mga OFW. Ngayon, isishare ko na po sa inyo tungkol din naman sa usapang SS tayo ngayon. Ngayon, pag member po ba ng SSS, pwede na po bang kumuha ng ID? Pwede po. Pag member ka na ng SSS, pag nakahulog ka na, pwede ka pong kumuha ng SSS ID. Pwede doon po kayo kukuha sa embassy pag nandito kayo sa abroad, papunta lang po kayo doon sa embassy. May pipilapan po kayong form doon, form na E6 yan, para sa SSS ID. Pero pag pupunta kayo doon, siguraduhin nyo na lang po na yung mga kamay nyo ay wala pong tatsa dito, walang mga scratches o guhit-guhit na ganun. Da kasi ano yung kamay nyo doon eh, parang fingerprint, gano'n. O pag gano'n, pag may mga may sugat, may ano, marireject po siya. Kailangan talaga dito malinis talaga siya ang kamay natin. Titingnan nyo po bago kayo pupunta doon, siguraduhin nyo walang mga sugat-sugat, malinis na kasi ganyan po yan sa ano, sa machine. Magtamak po tayo na ano dyan, itong sampo talagang kamay natin eh, ano, pag nagpapa-ID tayo, madali lang naman, manaano, tapos sa embassy may ano dyan, paupuin ka lang, pipicturan ka, may ano naman dyan na ano, pipicturan ka nila na diretso na automatic na ano. Pero kailangan na para hindi masayang yung panahon nyo, kasi pag nasa abroad tayo, di ba, mahirap pag mag-diot tayo, tapos pagdating doon ma-reject lang yung ano mo, yung sadya mo na pupunta doon sa embassy. Gagastos ka ng pamasahe pabalik, pagkatapos doon ma-reject. Kaya bago kayo pumunta, isure nyo muna yung lakad nyo, yung mga kamay nyo. Tandaan nyo, sinasabi ko dito, walang mga patching-patching, walang mga sugat na ano. Kasi titingnan nila yung mga, titingnan nila yan yung ano nyo, yung mga kamay nyo talaga, na walang mga gas-gas na ano yan. Pag sa Pilipinas naman, pag magpa-ID kayo, pupunta po kayo sa main branch ng ano, ng SSS, kung saan sa lugar ninyo na may ano, na may main branch. Tapos bibigyan kayo ng form. Ang form na bibigay sa inyo ay E6 o yun, para sa ID yun. Yun din ang gagawin nyo pag nagpapa-ID na kayo yun, bago pumunta. Sinasabi ko ulit, sa abroad at sa Pilipinas ay pareho, pareho rin dito, kailangan malinis. Sa akin dati nang nagkuha ako, na-reject. Ilang beses ako na kasi hindi ko alam, may sugat ba? Nasugat ako dito na ganun siya. E pag ganun doon na may sugat para, hindi pwede. O, kaya umuwi ako, hindi ako nakapag ano, pinagpagaling ko pa, tinignan, walang ano dito bago ako bumalik ulit. Kasi pag ganun mo, marireject talaga siya. Pag may ano, nakititingnan nila itong ano ng kamay natin, yung naguhit ba dito. O, yeah, yun ang ano nila, kailangan malinis talaga na ano, walang mga, tandaan nyo, walang mga patching-patching, walang mga gas-gas ang kamay natin pag nagkuha tayo ng SSS ID. Kung nasa abroad, pwede po tayong kumuha ng SSS ID. Pag nasa Pilipinas, pwede po tayong kumuha ng SSS ID. Ang SSS ID po, kasi pag ano niyan, sa identification natin, madali lang pag may SSS ID tayo.
kakamaganda yung is ID ngayon kasi plastic siya, laminated ba, na ano, parang mga ATM. Noon, ang ID ko noon ay ano, parang papel lang siya, parang kartulina. Kartulina lang dati noon, no, yellow ang color, tapos kartulina lang siya na ano, na maliit. Parang kartulina lang kung sa atin pa ng ID sa school na mga kartulina lang noon. Kaya pag mabasa, delikado na ano siya, masisira. Pero ngayon, maganda na ang ID ng SSS. Ano na siya, plastic, laminated, ano, para ng ID na kagay ng mga ATM. O, kaya, pag member na kayo ng SSS, siguraduhin nyo makakuha kayo ng ID para kaya siguraduhin nyo makakuha kayo ng SSS ID. Kasi importante talaga yan sa atin para pagdating ng panahon hindi na po tayo mahihirapan agad. Kasi pag sinabi na may ID ka ba, o siyempre nakakuha ka ng ID sa atin pa, yung ano mo doon, mga identification mo ay tama na kasi may ID ka. Madali lang ma-verify na doon yung mukha mo, yung signature mo, yung ano ng kamay mo, nakarecord talaga. Kaya, bigyan ng panahon na makakuha ng identification card ng galing sa SSS o SSID kung sa form na pipilapan nyo ay E6. Kung nasa abroad, doon nyo kukunin sa embassy. Nasa embassy po. Doon. Kung sa Pilipinas, punta kayo sa main branch o kung saan, o para sa main branch yan kasi may ano yan eh, may pipicturan kanila talaga doon. Doon kanila pipicturan sa, kasi ilalagay sa ID yung picture mo. O, pipicturan kanila doon. At saka sina inuulit ko bago kayo magpunta, yung maayos yung mukha natin, yung kamay. Kailangan walang mga gasgas, walang mga sira-sira is lalo na dito sa mga ano natin, dito sa mga tao nito, sa mga daliri natin na ano, na kasi i-ano yan eh, i-ano yan na sa pag-print eh, na makikita. Kailangan walang gasgas para hindi masayang ang panahon natin pagpunta, hindi masayang yung pamasahe natin o gugol ng panahon natin na magbalik-balik, papunta tayo tapos hindi tayo ma-qualified kasi yung mga kamay natin mga may mga sugat-sugat. Kaya kung may sugat, pagalingin nyo muna, ay pakinisin nyo muna. Oo, yung kahit hindi na ano, basta maayos lang para pag ganun okay siya, hindi siya ma reject, hindi ba? Kaya yung sinasabi ko, importante rin na may SSS ID tayo at ganun ang pagkuha ng SSS ID nagkagay natin member ng. Oh, yan lang ang ano ko sa inyo tungkol sa kung paano magkuha ng SSS ID or E6 sa form na pipilapan natin. Oh, sana mabigyan nyo ng pansin, bigyan nyo ng alaga na makakuha kayo nito kasi ito ay importante po. At saka ang SSS ID ay valid ID po siya. Pwede po natin magamit sa mga may nangangailangan na kagaya mag-apply tayo ng trabaho, kung ano-ano, sabihin na magbigay ka ng valid ID. Ang SSS valid ID po siya. Pwede po siyang gamitin. Oo. Kaya huwag po nating sayangin, bigyan natin ng halaga
lalo na pag tayo ay member ng SSS. Bigyan natin ng panahon at halaga. Yan lang muna, isishare ko na naman sa inyo kung paano kumuha ng ID ng SSS. Sana makatulong ito sa inyo kahit papano yung share ko sa inyo na tungkol sa ID ng SSS. Sige, sa sunod na naman po, salamat naman po sa pag-ano nyo. Pakita ko po sa inyo kung anong itsura ng SSS ID. Ganito po, ito po ang ID ko sa SSS. Ginuha ko po ito mga 1990s pa na ano, mga 1998 yata yun. O, kinuha ko ito ang SSID ko doon sa Pilipinas. Matagal na po ito. At ang itsura nito sa ano, para siyang kagaya ng ATM card natin. Ang itsura niya, plastic siya, laminated na. Na ano, hindi na siya masisira. Hindi kagaya dati na para siyang kartulina na papel. Kaya, pag member tayo ng SSS, kailangan kumuha tayo nito. Pag nasa Pilipinas, pupunta lang tayo ng branch ng SSS. Pipicturean tayo doon. Natapos yung kamay natin, kukuha lang tayo ng thumbnail. Ang ano, pagkatapos, pag nasa abroad naman, pupunta tayo ng embassy. Para ganun din, pipicturean din tayo. Tsaka mag-thumb mark tayo. Kailangan yung sinasabi ko, kailangan bago pumunta, walang mga sugat-sugat ang kamay natin, mga daliri. Kasi pag may sugat, hindi po pwede, i-reject po siya. Hindi po tayo matanggap na ano. Kaya, bigyan po natin halaga, kasi ang ID ng SSS ay magamit natin kahit saan. Kasi, ito ay valid ID po siya. Oo, minsan, may kukunin tayo, kumukuha tayo ng mga requirements, kung ano-ano dyan. Di ba, hahanapan tayo, may ano ka ba, may valid ID ka ba, o SSS, o pag-ibig, o ano pang hahanapin nila dyan na may ipapakita talaga at tayo na valid ID talaga na para sa ano na to, pagkukuha tayo ng mga requirements. Kaya, pag member, ulitin ko, member tayo ng SSS, kumuha tayo ng ID para hindi po tayo mahirapan mag-verify, mag-asikaso kung kailangan ay na kasi nasa ID na po lahat yung ano natin, mga information. Yan lang po ang inano ko. Sana makatulong din ito sa inyo ng kahit papano. It's all about humanity.